Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito mga bossing ko ng Martes, ang mga isa sa mga pinakamagagandang araw na gumawa tayo ng mga pampaswerte upang sa ganun mawala na mga kamalasan natin sa ating pong buhay. Ngayon po kasi palapitan ng palapit ang November 1 mga bossing. Ang November 1, yan po ay nagpapaalala yung mga pinupuntahan po natin sa tuwing November. Nagpapaalala po yan na humingi ng panalangin, naglalakbay-lakbay po yan. Minsan hindi nyo inaasahan na, hindi nyo lang kasi nakikita na yung pala'y punong-puno na loob ng inyong tahanan, nakala nyo kayo lamang po ang nakatira po dyan. Ako po mga bossing ko ay meron po nasaksihan na ganyan at hindi ko babanggitin yung bahay na ito dahil baka nanonood po siya sa akin, nalintikan ako. Yan po mga bossing ko ay kapag kami po napapadpad doon, may mga kakaiba, may mga nagtatakbuhan, ayan, meron po mga biglang papasok sa loob ng CR o kaya sa kwarto, yung mga gano'ng mga bossing. Kasi yan po mga bossing ko, yung mga kaluluwang hindi matahimik o kaya yung mga kaluluwang nahingi ng mga panalangin. Ngayon po mga bossing ko, wala kang mabisang proteksyon, ay papasukin kayo ng mga negatibo. Kaya mas may na mga bossing ko na meron kayong mga mabibisang proteksyon para panay mga good spirit ang papasok sa atin. Ngayon, kung naniniwala kayo mga bossing, or kaya kung ikaw ay isa sa mga nagnanais na swertein sa buhay, mawala mga kamalasan, subukan niyo po ito. Mamimili kayo ngayong araw na ito ng umaga ng Martes, or kaya po ay bukas, October 20, full moon. Yan po yung mga pinakamagagandang araw para po tayo swertein sa buhay. Pinakamagagandang petsa. Kasi sa usapin ng buwan, yan po ay maraming mga nag-iintay po niyan dahil yan po ay nagtataboy ng kamalasan at nag-a-attract ng swerte. Imagine niyo sa malawak na kalawakan na napakadilim, may isang buwan na nagbibigay liwanag sa madilim nating mundo. Parang inihalin tulad sa napakarami mong problema ang pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga gatong pamamaraan, lumarga po kayo mga bossing, subukan niyo po ito. Kaya ang video ito, para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swerte sa ating pong buhay. Masasabi ko lamang sa inyo mga bossing, ito pong ating mga pampaswerte ay sangkap lamang para tayo magtagumpay. Kagaya ng halimbawa, ikaw po ay, kasi ako po mga bossing, marami po akong mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing, may mga iba na stuck na, ganyan, pero hindi ako sinisisi yung pampaswerte na, uy, bakit ganun? Hindi pa ako sinuswerte. Hindi po mga bossing. Ako po, mentras kong manisi, ako kasi pinagdaanan ko na yung manisi ng manisi. Wala po nangyari po sa akin mga bossing. Instead na yan, basta ang alam ko, pampaswerte siya, at mas kailangan ko pa na dagdagan pa ang aking mga racket. Tsuma, kumbaga, mas dagdagan pa ang sipag at syaga, at hindi para sisihin yung mga pampaswerte at hindi rin para sisihin ang itaas. Kasi pinagdaanan ko rin po yan dati pag sobrang dami mga pagsubok. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito para lagi kang i-adya kung saan ikaw ay suswertihin. Bukod sa sipag at syaga, kailangan mga bossing, halimbawa may racket ka ngayon, may trabaho ka, mag-isip ka pa ng iba pang mga pwedeng pagkakitaan. Halimbawa, bumili ka ng ganitong bagay, gumawa ka ng ganitong bagay, gumawa ka ng yema, gumawa ka ng pulburon. Kasi pinagdaanan ko na rin po yan. Pagamat patok, kaya lang doon lagi ako nadadali sa hindi ako makakuha ng tao na talagang magiging loyal sa akin. Yung ba tao na talagang magiging masipag, wala siya ano. Kasi meron ako dati, mga bossing, may ano ko sa kanya, lubos ang paniniwala ko. Kaya lang ganito po. Ang nangyari, nagluto po siya ng pulburon doon sa mismong mahangin. Wala nang natira sa pulburon, hinangin na hinangin ang harina. Yung ba tipo na hindi ako makahanap ng talagang yung bang pag-iisipan ng bawat gagawin, yung mga ganun. Kasi pag misa na, pagkita mo naman, nasama ang loob sa inyo. Yung ganun ba mga bossing, doon ako madalas sumasablay. At ako po yung pinagpapasa Diyos ko na lang lahat ang mga nagaganap mga bossing. Ngayon po, pag naman dumami yung empleyado mo, hindi mo naman kailangan na, hindi mo naman pwedeng magpa-petix-petix ka kasi parang napamahala sila sa inyo. Tapos parang baka mawala sila ng trabaho. Kaya patuloy ka pa rin mag-iisip ng
nang pwede mong pagkakitaan, nakikita rin po sila na mabubuhay ang kanilang pamilya, yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, sa mga panahon ngayon, kaya kailangan po natin ng mga pampaswerte. Na-isegue ko lamang mga bossing. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng ganito para hindi tayo malasin, para tuloy-tuloy mga bossing. Ngayon po mga bossing, para kayo ay tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Tapos isang butil ng paminta, durugin niyo po ito. Lagyan ito ng pranggot na asin. Tapos ibulong nyo sa tubig na may paminta at konting asin ang lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay. Sabihin nyo po dito mga bossing na sa pamamagitan ng pampaswerteng aking ginagawang ito, sa sinag ng araw o kaya ng pulmon, mamili ka lamang po dyan. Sabihin nyo sa pamamagitan nito, ituloy-tuloy ang pasok ng swerte sa akin at mababago ng takbo na aking pamumuhay. Iaadya ako nito kung saan ako'y magtatagumpay. Basta i-wish na lahat ng nais ninyo na walang gamit na sana direct to the point. Ibilad ito sa sinag ng araw. Gawin nyo po ito kung hindi alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi. Tapos kukunin nyo po siya ng alas 8 po ng umaga. Ngayon po, hiyaan nyo po siya ng mabilad para dalawa po yung swerte natin. Isa sa buwan, isa sa araw. Pagtapos yan, kunin nyo po siya at ilagay nyo po sa center table po ninyo. Bagamat ang bawang, kapag nakalagay sa tubig, mabilis siyang nabubulok. Mga 1 week lamang, ano na po yan. Huwag nyo nang pagtyagaan, medyo masangsang na po siya. Ngayon po mga bossing, ang gawin nyo lamang, itapon nyo lamang po ito sa lababo. Alisin yung medyo buo na bawang at baka yan po ay magbara sa lababo. Pagtapos po niyan, hugasan nyo magaling habang tinatapon nyo na rin palayo yung bawang na pinagpipitan po natin at yung tubig. Yan po isa sa mga very powerful na pang-attract ng swerte. Pagpapabago ng takbo ng pamumuhay bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mga Panginoon. Magugulat ka mga bossing na kung ikaw po'y lagi-lagi minamalas, nakulog na mga kamalasan sa loob ng inyong tahanan, na parang minsan ay napapansin nyo na parang nakalimutan na kayo ng swerte, puro malas na lamang, magugulat ka na marireverse ang mga magaganap na parang lagi kayo niaadya naman kung saan ikaw ay suswerte. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga ganito mga pamamaraan sa pamamagitan ng mga pampaswerte, ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Basta tiwala lamang mga bossy. Huwag kang gagawa ng mga pampaswerte na may alinlangan ka. Kailangan yung gustong-gusto mo talaga siya at parang di mo mawari na parang niaadya ang inyong kalooban. Kasi ako po ganun din mga bossing. Hindi ako nagawa ng mga pampaswerte na napipilitan ako. Hindi ako nagawa ng isang bagay lalo na sa, halimbawa, mamimili ako ng pampaswerte. Hindi ako namimili na may toyo ako. Hindi ako namimili na wala ako sa mood. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Kaya kailangan yung gusto mo talaga na mamimili ka ngayong araw na ito at hindi ka na napipilitan. Kasi may involved din po yan mga bossing. Halimbawa, may pupuntahan ka, ito eh, sa racket ninyo, tapos bigla ka nagkaroon ng toyo. Kaya ako po mga bossing, medyo umaagwat ako sa mga ano, halimbawa, meron ako malapit sa akin na negatibo. Kaya sabihan ko na ayoko nang, ako'y aalis ng, kumbaga, may nega. Gusto ko laging positive, kasi ako po'y umay na umay na sa mga kamalasan, sa mga problema, kumbaga, tumanda ako na panay problema na lamang, ganyan, panay. Kasi walang naidudulot kapag panay problema. Kaya halimbawa may problema ka, lagi mo sasabihin positive lamang, magiging okay lahat, malalampasan ko to. Malalampasan niyo po yan. Kasi mentras na pumasok sa isipan niyo po yung nega, kumbaga panghinaan ka ng loob, magkakatoyo ka, samot-samot ang mga negatibo ang mangyayari sa inyo mga bossing. Subukan niyo po yan. Halimbawa, may lakad ka, rarakit ka, tapos bigla ka nagkatoyo. O kaya biglang may nakapag-chika sa inyo ng negatibo. Hindi magiging maganda ang racket ninyo mga bossing. Sa negosyo, bawal ang may toyo, bawal ang negatibo. Kaya kailangan positive lamang po tayo, lalo na kung marami kang pangarap sa buhay. Yun po mga bossing, salamat po.